đi mai là lo cần nói in ngọt in đi rằng có quăng in đi in ngọt tan ở tiếng đó khi là in ở xa mà in ông bằng in ông bố đi đi ở lại mà sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Hesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Kasama po natin ngayon si Father Frank, ang ating Poong isa sa mga pari dito sa Quiapo. At ngayon po ay nasa ikatlong araw tayo ng ating pagsasyam sa karangalan ng ating mahal na Inang Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora, na ang kapistahan ay sa darating na 15 ng Agosto, kasabay ng dakilang pag-akyat sa langit ng mahal na Ina. Ipinagdiriwang po natin ngayon sa buong simbahan ang kapistahan ni Santo Domingo, ang fundador, tagapagtatag ng Dominican Order, ang Order of Preachers. Ipagdasal po natin silang lahat at naway tayo'y maging katulad niya sa katotohanan at kabanalan sa ngalan ng Panginoon. Kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, pagkatiwalan din natin sa Diyos maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo sa karangalan ni Santo Domingo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtuguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap labang kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang iyon. Si Moises naman ay magpakumbaba higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya,
Magpunta kayo dito sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, "Pakinggan niyo ito, kung ang sino may nais niyong hirangin, propeta, nagpapakita ako sa kanya at pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong pinagkakatiwalaan sa aking sambayanan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya na ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, nagalit at umalis ang Panginoon. Nang mawala ng ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, sinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng walang kabiyak na katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang kong kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may makatuwid na ako'y hatulan, marapat na ako'y inyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Guro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo ang sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at ang sabi, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo po iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot si Jesus, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, malapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Wika niya, "Sagipin ninyo ako, Panginoon." Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig." Wika niya, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Wika nila, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos." Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon at agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipatong niya ang kanyang mga kamay sa mga may sakit at kahit mahawakan man lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng nakahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang tapusin ang araw na ito ng paggawa sa pagdalo sa ating banal na misa. Or baka naman ho sa iba, your day is just simply starting kasi shift sa po tayo sa gabi ang ating duty. So marami pong salamat sa ating lahat na nakatunghay ngayon sa Facebook Live at sa ating lahat na naririto mismo sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong pagsimba kahit napakalapit po ng Santo Domingo upang doon tayo sana magmisa. Hindi ho sa tinataboy ko kayo, kundi kasi po ngayon ay kapistahan ni Santo Domingo, ang patron ng mga Dominican Fathers and Sisters, ang tagapagtatag ng Order of Preachers, OP. Siya po si Santo Domingo. Sila po ang namamahala ng UST. Saint Thomas Aquinas is one of his followers, isa sa mga nakumbinsi ni Santo Domingo na maging bahagi ng kanilang orden, Order of Preachers. Ngayon po ay narinig natin sa mga pagbasa itong napakagandang pangyayari sa buhay ni Moises, ni Miriam, at ni Aaron. So ito yung first reading from the book of Numbers mula sa aklat ng mga bilang.
ang narinig ho natin, ang sabi, si Miriam at si Aaron ay nagbalak ng masama laban kay Moises. Anong dahilan? Pakiwari ho ng dalawa, ni Miriam at ni Aaron, nagseselos sila kay Moises. Bakit? Pag ang Panginoon, si Moises ang kausap, nagpapakita siya. Bakit pag sa atin, sa pangitain? Anong meron kay Moises na wala sa atin? Ginatungan ho ni Aaron ang ganitong masamang damdamin ni Miriam. Eh wala naman hong nalilihim sa Panginoon, kaya tinawag ng Panginoon ang tatlo. Si Moises, si Miriam at si Aaron doon sa tolda, inside the tent. At ang Panginoon ay nagpakita sa anyo ng alapaap o ulap. At tinanong ng Panginoon, anong problema? Anong problema niyo yung dalawa kay Moises? Bakit ganyan ang tingin niyo sa kanya? No. So hindi ho makaamin ang dalawa. Kaya't ang sabi, sa galit ng Panginoon, marunong pala magalit ang Diyos, he walked out. Nilayasan niya yung tatlo. Kasi hindi niya matanggap na mga taong pinagkatiwalaan niya, si Moises, si Miriam at si Aaron, hindi magkakasundo, hindi magtutulungan. Sa halip, pinagtutulong-tulungan ng dalawa si Moises. One time ho, ako'y may narinig na ganyan, no? Sabi ho nung isang pare, akala ko tutulungan niyo ako, pero mali ang akala ko. Sa halip, pinagtutulong-tulungan niyo ako. Do you see the difference? Para hong magkahawig, no? Tulong, pinagtutulong-tulungan. Negatibo ho yung salitang pinagtutulong-tulungan. Meaning, nagsasani puwersa, nagkampihan ang mga taong may masamang kaisipan at balak upang itumba o ibagsak ang isang tao, lalo na't maganda ang hangarin nito. E mismong narinig ho natin, ang Panginoon na ang nagdepensa kay Moises na siya'y mababang loob at siya'y mabuting tao. Bakit ganyan ang tingin nyo sa kanya? Hindi ho matanggap ng Panginoon na ang mga taong pinagkatiwalaan niya, si Moises, si Miriam at si Aaron, eh magkakaroon ng ganitong karanasan na sa halip magtulungan, eh pinagtutulungan ang isa na ibaksak at siraan. Now, ano ang nangyari? Nagkasakit po ng ketong si Miriam at dahil dito, eh nagpakumbaba si Aaron na hingin ang tulong ni Moises. At si Moises, isang taong matuwid, mababang loob, siya na ang nakiusap sa Diyos na pagalingin si Miriam. Pinatunayan ni Moises na siya'y mabuting tao. Now, ito ho ang isang bagay na kung hindi man ho madalas, eh maaaring nangyayari sa atin. That when we come together as friends or even in the family, we tend to look down upon others. Meron ho tayong ganyang attitude eh, no? Sumikat ho noon yung salitang crab mentality. Alam niyo yun? Utak talangka daw. Alam niyo yung mga talangka, no? Kapag may nakita yung isang talangka na gustong makawala sa basket, hihilahi nung iba pababa. Hanggang lahat sila hindi makawala. That's crab mentality. Medyo hindi na ho natin naririnig ngayon, pero it remains to be an experience, common experience in many social gatherings na nagsisiraan, masama ang isip laban sa isa, sa halip na tulungan, pinagtutulong-tulungan. Now, ito ho ang maganda nating bigyang pansin sa banal na misang ito, na sana
Hindi ko iisipin anumang ikasisira ng samahan dahil sa aking pansariling kaisipan. Kundi lagi kong isa sa isip kung ano ang makabubuti sa lahat. Tulad po sa Ebanghelyo, nakita ni Pedro na ang Panginoon lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa kanila. Anong sabi niya? Lord, hayaan mong lumakad din ako sa tubig. Iniwan niya ang kanyang mga kasama sa bangka upang magpasikat sa Panginoon. Anong nangyari? Nang makita niya ang mga naglalakihang alon at malalakas na hangin, unti-unti na siyang lumubog. Buti na lang nandoon ang Panginoon at siya'y sinagip, ibinalik, bumalik sila sa bangka. At pagbalik nila sa bangka, pagsakay na muli sa bangka ni Jesus at ni Pedro, humupa ang naglalakihang alon at malalakas na hangin. This is very symbolic. Very symbolic na kung si Pedro hindi inisip lamang ang sarili niya, hindi sana siya lulubog at hindi malalagay sa panganib ang kanyang mga kasama. Ang kaso, iniwan niya, inisip niya na gusto niyang mapalapit sa Panginoon, gusto niyang hangaan siya ng mga kasama niya. Yun ho ang kadalasang kasalanan natin na pagtutulong-tulungan nating ibagsak, ilugmok, siraan ng iba upang lumabas na tayo ang magaling, tayo ang katanggap-tanggap higit sa iba. Wala sanang ganyan. Kasi nang bumalik si Jesus at si Pedro sa bangka, humupa ang malalakas na hangin at malalaking alon. Ibig sabihin, pinagpala ng Diyos ng sama-sama silang lahat. Kaya sa misa pong ito, pagsikapan natin na bigyang higit na buhay ang pagtutulungan, hindi ang pagtutulong-tulungan. It may appear to be the same, but it is totally different. No? Na pag kayo nag-usap, magkakasama sa trabaho, magkakaibigan, magkakapamilya, magtulungan at huwag pagtutulong-tulungan ang sinuman. Kasi ho, baka bumalik sa atin yan. Alam nyo, the golden rule, huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Maaari ngayon, mapagtulong-tulungan natin siyang ibagsak. Baka sa susunod, tayo naman ang pagkatuwaan at pagkaisahan nila. At ikalawa, lagi ho nating isaisip ano ang makabubuti sa lahat. Ano ang makabubuti para sa lahat? Hindi ko sila tatalikuran, hindi ko sila iiwan, hindi ko lamang iisipin ang nakalaan at mararapat sa akin, kundi lagi kong isasaalang-alang ano ang makabubuti sa lahat. Nang sa gayon, ang tunay na pagtutulungan ang siyang ating maranasan hanggang ang biyaya ng Diyos ay sa atin manahan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Hesukristo. Ang ating tugon sa bawat kahiningan, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at nag-aalitan
naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan, at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan na magpagaling sa awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Pagdasal po natin ang lahat ng mga deboto ni Santo Domingo at ang lahat ng mga bumubuo at kasapi ng orden ni Santo Domingo, the Order of Preachers, naway patuloy nilang isalamin ang kanyang kabanalan at maging huwaran sila sa ngalan ng pananampalataya at katotohanan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Basbasan mo po ang lahat ng mga food technologists at mga medical technologists na magbo-board exam sa mga susunod na araw, ang lahat ng mga naghahanap trabaho, silang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagbabarko, ang kagalingan ng mga may sakit, ang muling pagbangon ng lahat ng mga binaha at sinalanta ng nagdaang bagyo at baha. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Naway makabalik na muli ang mga mag-aaral sa paaralan upang matupad nila ang pangarap nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang iba pa nating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, naway buong kababaang loob mong pakinggan ang aming mga pakiusap at kahilingan, at kami nawa ang maging sisidlan ng iyong pagpapala upang ang iyong biyaya ay dumaloy sa amin at humantong sa iba, sa kanilang naghihintay at umaasa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo't pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon tulad ni Santo Domingo ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhati mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat na obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, ang patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kasama na si Santo Domingo, si San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa iisang pananampalataya, iisang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa hiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa kanya'y sama-samang tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pasanin ay ang
dakilang pag-ibig ko sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan sa pananariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong baunin at tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga larawan at mga pangalan at mga intensyon nilang di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan at nawa ang lahat ng ito'y magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling tapat sa Diyos kasama ang iba sa ngalan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati